Hello guys, hello. Hello Aquarius, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Aquarius friends natin na nanonood. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuisyon sa panonood, Aquarius. Okay, so first and second card natin is embracing the future and receiving from angels. Okay. So, may posible na, Aquarius, may posibleng blessings ka or pagpapala, biyaya na matatanggap sa linggong ito galing sa iyong mga angels, guides, spiritual helpers, and kung ano man to na blessings galing sa langit or sa universe. Dito sa biyayang ito, it's either a new relationship, new job, new communication, or alam mo yun, yung mga chats, email, information, confirmation, or kung pa man. Pwede din na mga family members, pwedeng may mga reunions or plano para sa isang vacation or celebration, birthday celebration, reunion, or kung pa man. So, dito din, mayroon din dito ang good news, balita tungkol sa yung future. So, kung may parang Aquarius, may mga nakikita ka sa paligid mo na alam mo yun, mga hindi ka sigurado. Like, feeling mo, bago to ah, hindi ko to alam. So, posibleng yan is a message from your angels and guides, spiritual helpers, na gusto niyang ipahiwatig sa'yo na kailangan mong bigyan ng pansin. So, this week, embrace the future. So, kung may mga parang pinupush ka ng universe na buksan ang sarili mo para sa future, gawin mo yon, okay? Open your heart sa lahat ng mga possibilities and then opportunities na pwedeng i-present sa iyo ng universe, and at the same time, sa mga posibilidad na eto na yung hinihintay mo, di ba? Yung, kasi minsan, may mga tao na takot sa transformation, takot sa pagbabago, takot na i-embrace yung kung ano yung nangyari sa present and especially sa future. But sa baraha mong to, sinasabi na huwag kang matakot, you are protected. Your family, your loved ones, you are protected. Okay? Aquarius. Okay, well, diba? So, it's a confirmation, guys. It's a confirmation to na two cards na to na talagang may mga balita. May mga messages, confirmation, information, data, inspiration, passion na pwedeng dumating sa'yo sa linggong ito. So, may 8 of fire tayo, ito yung 8 of wands. Pwedeng may mga mensahe galing sa malayang lugar, galing sa malapit na lugar, na pwede nating mapagkukunan ng protection. Or pwedeng, kung naghihintay ka ng confirmation, nag-a-apply ka sa ibang bansa, or nag-a-apply ka for renewal ng contract mo, or para sa kung ano man itong ina-applyan mo, or kung ano man itong hinihintay mo na balita, posibleng matanggap mo siya sa ngayon. But make sure na nandito yung 7 of Fire. So, 7 of Fire, sinasabi sa atin na kailangan natin yun. Nga sabi ko sa'yo, huwag nating i-resist yung pagbabago, yung future. Huwag nating i-resist yung transformation. Kasi, kung in denial tayo, like, alam mo na may nagbabago. May nagbabago sa sarili mo, may nagbabago sa relationship mo, may nagbabago sa financial mo. Tapos, pag hindi mo siya tinanggap, mananatili ka doon sa in denial na situation, na stage na, wala, pabalik-balik lang na parang pendulum, di ba? Kasi yung pendulum, ganun, galing ka dito sa left, right, parang pabalik-balik ka lang, walang direction, di ba? Dalawa lang yung direction, it's either left or right. So, walang forward movement. So, dito, ihanda mo ang sarili mo, be determined, be passionate, be inspired, and gawin mo ang lahat para sa future mo to. Kasi eto na yung deserve mo eh. Eto yung deserve mo na blessings, eto yung deserve mo na buhay. Okay, so ihanda mong sarili mo sa mga posibleng madadaanan mong challenges. Normal yun. Kung may mga challenges na madaanan ka, normal lang. Kasi ganun talagang buhay eh. Diba? May mga challenges, may mga blessings, may mga pagpapala, mayroong mga hindi natin magustuhan. So,
tanggapin natin lahat. Ang galing. Okay, Aquarius, nakikita mo tong Page of Pentacles. Ang Page of Pentacles na to is parang yung future mo na to. Parang kung ano man daw itong gagawin mo sa ngayon or kung ano itong tinatrabaho mo sa ngayon, kung ano man itong minamanifest mo sa ngayon, siya yung posibleng magdadala sa'yo doon sa rurok ng tagumpay. Like for example, napipredict mo na yun eh. Nararamdaman mo eh. Diba yung intuition natin? Yung intuition natin, minsan, nagsasabi siya na, ito yung tamang trabaho para sa atin. Ito yung tamang lugar. Ito yung tamang relationship. Parang ganito, ganyan. And this 2024, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe para makapagsimula ulit. Makapagsimulang mangarap, makapagsimulang ma-motivate, ma-inspire sa mga dati mong pangarap or mga new goals mo. So, sinasabi ng brother sa'yo dito na etong tatahakin mong landas ay, kumbaga, siya yung starting point. Diba, kung makikita mo, nasa pinto ka. And malawak yung surroundings, malawak yung environment, yung kapaligiran ng future mo. So, ibig sabihin, ang daming possibilities, maraming oportunidad doon sa future mo. So, simulan mo siya ngayon. Kasi zero the fall, kahit sabihin mo na, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, hindi ko alam kasi ilang beses na akong nabitray, ilang beses na akong naloko, na-scam, ilang beses na akong nagtiwala. But dito sa barahang to, kung makikita mo ang zero the green man na to, hindi ka dapat nawawala ng pag-asa. Kahit sabihin ng mga tao sa paligid mo, oh, wala nang pag-asa yan si Aquarius. Hindi, kasi hindi naman nila hawak yung destiny mo, hindi nila hawak yung fate mo, diba? So, sinasabi ng bara, and hindi nila alam yung karma mo, diba? And yung dharma mo, yung life purpose mo. So, hindi ka dapat na nakakadepende dun sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo, kasi ramdam mo yun eh. Nandito ka sa Page of Pentacles. Nararamdaman mo na in the future, magiging sobrang stable yung financial mo. Magkakamit ka ng malaking halagang pera. Limpak-limpak na salapi. So, bakit ka makikinig sa mga taong nagsasabi sa'yo na, ay, hindi mo yan kaya, ay, hindi yan, mahirap yan, or ganito-ganyan. So, sa simula mahirap, pero once na nasanay ka, mararamdaman mo, and lalo na kung magugustuhan mo yung trabahong ginagawa mo, or sobrang passionate ka, sobrang inspired ka, parang laro lang yun yung ginagawa mo. Okay? So yun, nakikita natin dito na ano man ito, like nagsisimula ka pala ngayon ng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong source, or resources ng income, resources ng financial, eto daw yung magdadala sa'yo and the rest ng family mo ng financial success. So, yun, di ba? Huwag mong sayangin yung momentum, huwag mong sayangin itong opportunities na to na binibigay sa'yo ng universe. Okay? And, yun, have faith, be strong, huwag natin i-resist yung transformation. Tanggapin natin kung ano yung magbabago sa buhay mo, tanggapin mo yan, pagbabago na yan, maganda man or hindi maganda, kasi nakatadhana yan. Okay? Thank you guys. Bye!